Michelle here. Welcome back again sa aking channel. And today is kakaiba yung gagawin natin. So, naisipan ko lang itong gawin. Nakikita nyo naman sa title kung ano yung nakalagay na itatry kong mag-apply ng magkaibang kulay ng nail polish sa aking kamay. Gagawin natin is sa kabilang kamay, ibang kulay at sa kabilang kamay ko rin is ibang kulay. Ganito ang magiging itsura niya kapag natapos ko sa. Actually, nagustuhan ko yung kulay niya and natutuwa ako sa naging result. Papausuhin ko siya. First time ko itong gagawin na magkaibang kulay yung gel polish na i-apply ko. Simulan na natin dahil alam ko gusto nyo rin makita siya. Eh, nakakatuwa lang kasing gawin tong trend na to. Gagamitin ko sa kabilang kamay ko is blueberry sorbet ng Neonails. At sa kanan naman is itong blackberry juice ng Neonails. So, pareho silang Neonails na brand. Gagamit din tayo ng hard top coat. At syempre, gagamit din tayo ng nail art. Parang nail strip to. So, purple yung napili kong kulay para maganda siya sa kuko. Gagamit din tayo ng Sally Hansen. Cuticle remover lang to and ng nail pusher. Lilinisin lang natin yung kuko natin usually kung paano nyo linisin yung kuko nyo. At the same time, ibavap nyo rin pala yung kuko ninyo. So, skip na natin yon dahil boring. Ganito yung magiging itsura niya once na nalinis nyo siya and nabap nyo yung kuko ninyo. So, sobrang linis niya. Pwede rin kayong maghugas ng kamay after nyo siyang iba para matanggal yung mga dust na nasa daliri ninyo. So, okay, so after nyo siyang malinis, pwede na natin i-apply itong primer ng Neonail. Itong primer na to is para lang naman siya ma-dehydrate yung inyong kuko dahil nga sa nag-vap tayo ng ating kuko. So, transparent lang to, parang liquid. I-rehydrate niya lang yung kuko ninyo dahil kinuskus natin siya ng bongga. So, para maprotektahan lang yung kuko natin. So, ganyan ang itsura niya. Mabilis din naman tumatuyo and wala siyang amoy. So, nakita ninyo, shiny lang yung magiging result niya. So, antayin nyo lang siya na matuyo and then pwede na tayong mag-apply ng gel polish. Optional lang din naman to na gamitin ninyo. Kung meron kayong primer, is okay lang. Pero kung wala, okay lang rin naman. Ginamit ko lang to kasi usually lagi ako naglilinis ng kuko. So, kailangan ko rin protektahan yung aking kuko. Alright, so tapos na siya. Antayin lang natin siya matuyo and then pwede na natin siyang applyan ng gel polish. Mabilis lang naman to matuyo. And para sa aking kaliwang kamay, ang gagamitin ko is itong blueberry sorbet. And ang kulay niya is parang blue na hindi ko ma-explain. Basta kulay blue siya, parang light blue kasi pastel na kulay siya. And ganyan yung kulay niya. Hindi ma-justify ng camera kasi ewan ko ba sa ilaw. Basta kulay blue siya, para siyang pinalabnaw na blueberry. Blueberry nga. Kulit ka talaga. Anyway, so yeah, ito yung kulay niya. And i-apply lang natin siya sa ating kuko. And alam nyo naman, sa pag-apply ng gel polish, lagi nyo tatandaan natin layer lang dahil pangit naman kung sobrang kapal ng inyong gel polish. Sa una talagang apply nyo, yung first coat, is malabnaw talaga siya. Hindi nyo pa makikita yung kulay niya. And mas maganda na thin layer lang siya and then i-build up nyo yung gel polish nyo. Mas okay yon kesa naman yung unang lagay nyo pa lang is makapal na hindi siya maganda. Alright, so ganyan ang itsura niya. Parang kulay puti lang siya na naglagay kayo ng liquid paper. Alam nyo yung sa papel. After nyo ma-apply yung first coat is i-cure natin siya sa LED lamp for 30 seconds. Mabilis lang naman tong ma-cure and depende yan sa inyong LED lamp din. After 30 seconds, ito na yung itsura niya. Nagiging transparent siya as you can see. Pero pag in-apply nyo na yung second coat is makikita nyo na na mag-iiba na yung kulay niya. Alright, hanggang third coat lang ako guys. Hindi ako nag-a-apply ng sobrang kapal. Ayoko naman na sobrang kapal yung makakalabasan ng ating kuko. Alright, so nakikita nyo na na nag-start na siyang mag-color blue. Ewan ko ba sa camera kung hindi na justify. Basta kulay blue siya guys. Dapat ang pag-apply nyo, thin layer again. And lagi nyo tatandaan na a-applyan nyo yung kuko nyo sa dulo. Yung inyong
para maklose nyo yung gel polish. Nang sa ganun, hindi siya matuklap. Kasi pag nagugas kayo ng kamay nyo, matutuklap siya. Ito na yung itsura niya. Medyo transparent siya, pero color blue talaga siya. As long na i-build up nyo yung kulay ng inyong gel polish is, makikita nyo na yung kulay niya. Kung nasagi man sa gilid, madali lang naman siya matanggal kasi hindi naman niya matutuyo unless ilagay nyo sa LED lamp. After 30 seconds ulit sa LED lamp is, pwede na natin i-apply ang third coat. Sa third coat, dun nyo lang talaga makikita na nabuo na yung inyong gel polish. So, parang binibuild up nyo nga lang talaga yung inyong gel polish at yung kulay niya. Pero, sabi ko din, depende din yan sa brand ng inyong gel polish na gamit. Ang maganda kasi dito sa gel polish, kahit na matagal nyo siyang i-apply, hindi siya matutuyo. You have a lot of time to make it perfect. Kung lumagpas-lagpas man, maayos nyo siya talaga kasi hindi naman siya matutuyo eh unless ilagay nyo sa LED lamp. Nakita nyo naman medyo gumaganda na yung kulay niya and kumakapal na rin siya. Hanggang third coat lang ako kasi a-applyan pa natin siya ng top coat. Ganyan na yung itsura niya. Nakikita nyo naman para na siyang light gray na blue na hindi ko talaga ma-explain yung kulay niya kasi sobrang light pag sa camera. I-cure lang natin ulit siya sa LED lamp. Ang gel polish, lagi siyang nag-iiwan ng sticky na residue after nyong ma-cure. Kailangan natin gumamit ng cleanser and pwede rin kayong gumamit ng isopropyl alcohol kung meron kayo. Kung wala man kayong cleanser, pwedeng alcohol. Bali, i-apply lang natin siya sa tissue or sa cotton buds para tanggalin nyo yung malagkit na peeling dun sa kuko ninyo. And kailangan din natin tanggalin yung malagkit na yan kasi a-applyan nga natin siya ng sticker. Kailangan dumikit yung sticker. Hindi kasi didikit yung sticker kapag merong malagkit na feeling, yung parang oil na malagkit sa kuko ninyo. Pag natanggal na yon, didikit na yung sticker natin. Pwede na natin ilagay yung nail strip natin. Itong color purple. Nakikita nyo naman. Sobrang cute niya. Sobrang nipis niya. Hindi ko alam kung anong ano to. Para lang siyang tape na manipis and ididikit nyo lang siya sa inyong kuko. Just like that. So, gagawin natin yung design na ginawa ko last time na simple lang. Isang line lang siya para simple lang kasi mas madaling gawin to. Ititrim nyo lang siya ng nipper or ng nail cutter kasi madali lang naman siyang magupit. Kung satisfied na kayo sa design na nagawa ninyo, is pwede nyo na siyang applyan ng top coat. So, yung top coat natin, magsisilbi siya as a protector ng sticker para hindi matanggal yung sticker. So, applyan natin siya ng top coat. One layer lang ako lagi. Hindi ako nagdo-double coat ng top coat kasi magiging super kapal na ng ating kuko. Tama lang yung one layer. Para lang ma-seal natin yung sticker. Right? So, yan lang naman yung ating design. Nakikita nyo. And, napansin ko rin guys na once na nilagyan nyo yung top coat, is lumalabas yung kulay niya. So, parang mas lalo nyong nakikita yung kulay nung inyong gel polish. So, ilalagay lang natin siya sa LED lamp for 30 seconds again. And, yeah! Ito na yung itsura niya. Ganyan yung itsura niya after 30 seconds. Tatapusin ko lang yung buong daliri ko. And then, gagawin naman natin yung sa may kanan. Tada! Diba? Ang ganda niya. Medyo light yung kulay niya. Bagay na bagay ito ngayong spring. Kasi pastel lang yung kulay niya. Alright, so ganyan yung kulay ng blueberry sorbet. And then, sisimulan naman natin sa kabilang kamay. Itong blackberry juice. Ganito yung kulay niya. Para siyang pink, light pink. Parang kagaya siya ng kulay ng aking LED lamp. So, gagayain din natin yung design ng kabilang kuko natin. Lalagyan din natin siya ng sticker. And a-applyan din natin siya ng third coat. So, pareho lang ang gagawin natin sa kabilang kamay. And, nakikita nyo yung pinagkaiba ng kulay niya. Natutuwa ako dito sa trip kong magkaibang kulay ng gel polish. So, hayaan ko na lang kayong manood sa pag-apply ko ng nail polish sa kabilang kamay. Same lang din naman siya ng procedure na ginawa ko dito sa kaliwa. So, yeah! I hope you enjoy watching! Thank you.
ito na yung result ng ating kuko, guys. Natapos ko na yung both hands ko. And alam niyo naman na bago matapos ang ating kuko, kailangan muna natin siyang applyan ng cuticle oil or cuticle cream kung anong meron sa inyo. Purpose nito is para lang ma-dehydrate yung inyong kuko, hindi siya mag-dry at saka at the same time maalagaan din yung inyong cuticle dahil alam niyo naman gumamit tayo ng LED lamp and nagkuskus tayo, nag-apply tayo ng gel polish. So kailangan alagaan niyo rin yung inyong daliri, guys. So itong cuticle oil na to is natanggap ko lang to ng free and ito yung recently na ginagamit ko. So irarab niyo lang siya sa inyong cuticle sa daliri niyo and yeah, yun lang. Tapos na yung ating kuko, magiging shiny na siya. So, tada! Ito na yung kinalabasan ng ating kuko sa paggawa ko na magkaibang kulay ng nail polish. Actually, nagustuhan ko siya. Gustuhan ko yung result niya. I hope itry nyo rin siya, guys. Maganda siyang gawin, kakaiba. And pareho lang naman kasi siyang pastel na kulay kaya siguro nag-blend siya together. Nakakatuwa tong challenge na ginawa ko, kakaiba. So, I think yun lang muna for today, guys. And if you think this video is fun and interesting, don't forget to give it a thumbs up and subscribe if you want to. And lahat ng mga gamit na ginamit ko dito, is ilalagay ko na lang sa description box. Baka sakaling gusto nyo rin siyang bilihin or gamitin. Yeah, na-reach na po natin yung 5,000 subscribers. Sa mga sumusuporta po, maraming salamat po sa lagi yung panonood. And kita-kita po tayo ulit sa mga susunod nating nail video. Ingat po kayo parate and bye!